again, this is Site One. Welcome back to my channel. At ngayon guys, gagawa tayo ng garlic French baguette. Nabubulol ako guys kasi hindi pa ako nag-aalmusal, kaya ito i-prepare ko yung aking French garlic baguette para sa aking almusal. At ipapakita ko sa inyo or isi-share ko sa inyo ang aking ingredients sa paggawa ko ng garlic French baguette. So guys, mayroon tayo ditong dalawang mahabang French baguette at ihiwain natin ito para malagyan natin nung margarine, parsley, garlic, at saka itong ginamit kong margarine, ito ay unsalted. So lalagyan ko siya ng konting asin. Tapos lulutuin natin siya sa oven ng mga 5 to 7 minutes. Kasi itong bread, hindi pa siya masyadong luto. So, kailangan medyo yung magdilaw-dilaw ba siya para matunaw talaga yung margarine at sumiksik sa loob ng tinapay. Para pag kinagat mo, mapapawaw ka sa linamnam ng French baguette. Tapos, mayroon kang mainit na kape. So, guys, nahiwa na natin yung tinapay, yung yung baguette. So, meron ako ditong hinanda na 4 na pirasong bawang. At ito ay ismas natin. O kaya, kung meron kayong ganitong maliit na machine na to, pwede nyong gawin yan. Dahil ito ay napakaganda talagang gawin. Talagang nire-recommend ko siya kapag, halimbawa, makakita kayo sa palengke or sa mga customer ng Lazada. Marami sa Lazada ang ganyan. So, bumili kayo nito guys, malaking tulong ito sa pagluluto. Hindi na kailangan gumamit pa ng machine para madurog lang mabuti yung bawang. Ito ay tama na. Napaka helpful niya talaga. Isa ito sa paborito ko. Dati kasi pinupukpukpukpuk ko yung bawang, tapos inihiwa ko siya ng mabuti. Pero ito, ilagay ko lang yung isang buong bawang. Tapos saka ko i-press, pigain. So, ano na siya? Pinong-pino na siya. So, kung halimbawang gagawa kayo ng French garlic bread, so, kailangan talagang may pino yung bawang. Tapos maliliit ang pagkakahiwa ng parsley para talaga mas humalo siya dito sa butter. Mas masarap kasi kapag lasang-lasa yung bawang sa garlic bread. So, ngayon guys, at sisimulan na natin. Haluin natin mabuti ang ating ingredients para pag kinagat natin siya mamaya ay mapapawaw ka sa sarap. So, kung kahit anong butter ang gamitin nyo. Pero itong ginamit ko, nagkataon na ito ay unsalted butter. So, kaya lalagyan ko siya ng konting asin para magkaroon siya ng mas malasa. Kasi unsalted itong ginamit kong margarine. Kaya lalagyan ko siya ng konti lang na asin, yung tama lang. Yung magkaroon lang siya ng ng lasa. So, yan. Medyo yung butter, inalis ko na siya sa ref kanina pa, so para hindi siya matigas. Kasi minsan, pag sobrang lamig ng butter, medyo matigas siya. So, kaya nilabas ko siya ng mas maaga para madali siyang ihalo, hindi siya matigas, madali siyang So, ganito lang ang paggagawa ng French garlic bread. So, lagyan natin ng medyo madami-dami naman para malinamnam talaga. Para manamnam natin ang sarap. So, ilalagay ko siya dito, pagkakasyahin ko siya. At lulutuin natin siya ng 5 to 7 minutes kasi itong tinapay, hindi pa siya masyadong luto. At saka mas maganda sa French garlic bread ay medyo yung madilaw-dilaw, yung parang medyo crispy siya. Mas masarap kapag ganun ang French garlic bread. Tapos meron kang kape
Ganyan. Ako kasi kapag kumakain ako, pinupunuan ko talaga ng ano, meron ako palaging yogurt sa pagkain kasi kapag ano, ayaw kong kumain ng maraming tinapay, ayaw kong kumain ng maraming rice. So, yun ang pangpuno. A few moments later. So guys, ito na, lutong-luto na ang ating French garlic bread at kumuha siya ng mga 7 minutes. 5 minutes, okay na rin, kaso gusto ko sa ganitong pagkain yung medyo malutong siya kapag kinagat ko. So, at saka para matunaw talaga yung butter at pumasok doon sa tinapay. So, kaya ganyan siya, medyo yung gilid niya, medyo maitim kasi gusto ko well done. Gusto ko talaga well done pagdating sa pagkain, kahit ganito gusto ko well done. So, guys, itry nyo to at sobrang napakadali lang sa morning, limbawa day off nyo. So, madali itong gawin sa inyong kusina. So, ngayon guys, mag-aalmusal na ako. Ito yung aking French garlic bread. Yung ginawa ko, ayan, yummy. Tapos, coffee with milk. Coffee with milk siya. Tapos, meron ako ditong yogurt. Strawberry yogurt. Pero strawberry siya, pero wala siyang kulay. Pero strawberry ang kanyang. Ay, hindi! Ano pala? Vanilla. Vanilla pala. Ito pala yung strawberry na yogurt. So, ito pala yon. Kapag gusto ko bang kumain, kasi medyo nagre-reduce ako sa pagkain ngayon ng kanin. So, kapag halimbawa, hindi pa ako kontento sa kinuha kong kanin. So, ang ginagawa ko, guys, ito ang kinakain ko pang puno. Kapag gusto ko pang kumain, ito yung kinakain ko, imbis na yung kanin. Kumakain ako ng kanin, pero medyo limitado lang. So, kaya kapag kulang pa yung kanin na kinain ko, imbis na kumuha pa ako ng kanin, ito ang kinakain ko, yogurt. So, ito siya. Tapos, guys, meron ako dito maliit na maiksing unboxing. So ito ay selfie light. Maganda to, talagang epektibo siya sa cellphone. So buksan natin, selfie light siya. So ganito lang siya. Meron din siyang ano siya, rechargeable, parang telephone ba. So, mayroon siyang wire. At ito ay napakamura lang. Binili ko lang ito ng ano dito. Nasa 50 kron. Mga nasa ano lang, 250 pesos. So, pero maganda siya. Talagang nakakatulong siya. So, ito. Ito siya, guys. At ganito lang ang gagawin natin. Ilalagay mo lang sa telephone. Sa yung telephone. So, anywhere ka, kahit saan ka magpunta, mayroon kang ilaw sa yung cellphone kapag ikaw ay nagsi-selfie. So, ganyan lang. May ano siya, may clip. So, nilalagyan lang yung clip. So, ayan. Tapos, meron ditong maliit na pipindutan, yung on and off. At saka, meron siyang kung malakas o medium o kaya medyo hard. So, try natin. So, one. So, mas maliwanag. So, ayan siya. Magsiselfie tayo dito sa isa kong cellphone. So, wow! Ayan guys, selfie. Oh. Nakakaliwanag talaga siya. So, nakakatulong siya kapag madilim. So, katulad nito, si selfie ako. So, guys, bumili kayo ng ganito. Talagang napaka-useful niya. Pwede niyong dalhin kahit saan kayo. So, malaking tulong ito kapag kayo ay nag-selfie ng walang ilaw. So, ito turn off na natin. So, di ba? Oh, andiyan yung aking selfie. Pa-cute. Oh, di ba, guys? Pa-cute ako.
So, ngayon guys, mag-ano na tayo, magkain na tayo ng almusal. So, tara na, kain na tayo. Mahilig akong mag-headband. So, kain na tayo guys. Inom tayo ng kape. Ngayon pa lang ko inom ng kape. Yung kutsara ko napakahaba. Kasi itong kutsara na to, itong kutsari na to, kutsarita, para to sa halo-halo. Pero yun ang naabot ko. Kaya yun na yung ginamit ko. So, ayan siya. So, thank you so much mga katiktak. See you on my next video. Please subscribe my channel and click the bell button. Thank you. Bye-bye.